parang hindi ko feel, parang may mali na nangyayari. Parang lahat gusto maging boss. At that point, ay hindi ka pa BBM. Undecided ka pa. Pero dahil sa pinaramdam nila sa akin na parang silang galit na galit talaga na halos sumpa ako. Okay, kanina may binabanggit ka tungkol dun sa nambabasa iyo sa pagbabago mo ng sinusuportahan. Apo. Eh ba't nga ba dati BB Lenny ka tapos naging BBM ka? Nung panahon na nag-post ako ng pink na gown na ang support ako binibigay ko kay BB Lenny, in all fairness, wala ako natanggap na bashing from other supporters. From Unity team or sa team ni Yorme o kung kanino man. Wala akong nakitang gano'n na, "Uy, Juliana, bakit nagtingka? Ganto ganyan, tanga-tanga mo lang gano'n." Pero merong isang insidente na nangyari sa akin na hindi ko matanggap na parang feeling ko na gano'n baka baba yung tingin sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin na parang, kasi meron kaming group chat na parang mga supporters ni VP Lenny. Na iba kakilala ko din, may mga influencers, may mga ordinaryong tao na parang feeling ko sila lang yung matatalino. Parang naramdaman ko na bakit pag ako yung nagsasuggest, hindi ko naman kailangan na mag-agree kayo. Pwede niyo naman kayo mag-disagree, pero maramdaman ko man lang na nag-exist ako dito sa group chat na to kasi isa ako sa mga isa tayo ng sinusuportahan. Nung nag-decide ako, nasabi ko, parang hindi ko feel, parang may mali na nangyayari. Parang lahat gusto maging boss. Parang alam niyo, parang matalino ko, ito dapat ang gawin natin. Ako, ganito ako eh, ito ang gawin natin. Parang hindi ko na alam kung ano nangyayari. Tapos ako magsasuggest ako, pero wala silang imek. Parang, ay, naku, walang bilang. Parang ganon. So hanggang sa umalis ako dun sa group chat na yon, wala rin humabol. Hindi ako nagpapahabol, pero wala man lang na, "Juliana, bakit ka naman umalis?" Wala. As in, wala. Until na nilabas namin yung parody ni Angelica. At that point, ay hindi ka pa BBM. Undecided ka pa. Undecided pa po ako niyan. Pero nung nilabas ko yan, ang talagang nagratsyada sa akin ng malala is ang mga supporters ni VP Lenny. Naniniwala naman ako na bawat kandidatong tumatakbo ngayon, iisang hangarin yung maganda. Pero minsan kasi kinasisira ng mga kandidato dahil sa mga supporters nila. Malaking impact yun para sa isang kandidato. So noong time na yun, parang na-hurt ako na pwede pa akong mag-VP Lenny na itong time na to na nilabas yung parody. Pwede pa eh. May chance pa. Pero dahil sa pinaramdam nila sa akin na parang silang galit na galit talaga na halos sumpa ako, doon ako nakapag-decide na ay hindi talaga. Hindi talaga. Pero nabasa ko din yung mga bashing sa'yo nun. Grabe. Medyo para kang binabalatan dun eh. Sobrang mahapdi yun. Pero meron ka bang, of course, yung mga supporters minsan mabigat eh. Masyadong mabigat magsalita. Pero dun sa yung celebrity level, mga artista level, merong bang mga nagsalita doon na ininda mo? Sa ganung part na uunawaan nila na artista lang din ako. Katulad nila, nung lumabas yung parody, gusto ko sabihin na tulad ninyo, nagbabasa ako ng script, nagme-memorize ako, umaarte ako. So, yun lang din yung ginagawa ko. Kaya feeling ko na uunawaan nila yung part na yun. Actually, may mga kaibigan tayo sa industriya na nasa ibang partido man, pero hanggang ngayon nakakausap ko pa rin po sila. Nagpapaliwanagan kami sa isa't isa na napakapangit kung matatapos ang isang pagkakaibigan ng dahil lang sa politika. Diba? Parang i-extend natin yung pang-unawa na hindi porket ito yung kinabibilangan ko na partido, ibig sabihin masamang tao na ako. Diba? At hindi porket yan ang kinabibilangan mong partido, ibig sabihin mali ka. Alam mo, Juliana, napapahanga mo ako sa mga binibitawan mong salita na yan. Kasi that's precisely my point. Kahit na ano pang
opinion natin sa politika. At the end of the day, magkakaibigan tayo, nagkakasalubong tayo, hindi naman, 'di ba? Hindi naman natatapos ang mundo natin pagkatapos ng halalan. Ang totoo nun, sabi ko nga Juliana, pagkatapos ng eleksyon, baka yung mismong sinuportahan nating kandidato, halimbawa manalo, buti kung pansinin tayo ng mga kandidato na yun. Sige nga, kung papayuhan mo yung mga supporters o kaya yung mga campaign strategies, tama ba na awayin mo at sabihan mo lang kung ano-anong masasakit na salita ang isang botante para maakit mo silang iboto yung kandidato nila? Ako, prangkang salita, kung sa tingin mo ikinabubuhay mo, mabubuhay ka, mabubusog ka sa pakipagbardagulan para ipagtanggol yung kandidatong sinusuportan mo, go. Kung nagiging productive ka sa paraan na yun, go. Diba? Pero hindi kasi doon nababase yung pangungumbinsi eh, para lang lumipat yung ibang tao sa partid, sa paniniwala mo. Diba? Pwede naman daanin sa maayos na balitaktakan, healthy na balitaktakan lang. Mm-hmm. Eh, naalala ko lang, may napanood ako tungkol dito kay Beverly Salvieja. Nasa show business. Tama po. Oh. Pag nasa show business ka, lahat yung mga top mong ano, kukunti lang, halos lahat sila is on the other side. So, I had been canceled from all over. I mean, blacklisted. I mean, nakalista ka, hindi ka... Nakakaloka, ang dami-dami artistang malalaki, no? Mauuna pa talaga pangalan ko. Hindi nga. Talaga sa nila, meron silang listahan eh. Ng mga hindi bibigyan ng trabaho. Na, alam, kasi na, meron kaming, siguro meron nagpo-forward nung kanilang pinag-uusapan sa GC. So nakikita namin yung pinag-uusapan. So, Duterte pa lang canceled na kami. Sa tingin mo ba, hindi maapektuhan ang showbiz career mo pagkatapos ng lahat ng ito because of the stand that you took? Siguro, katunying maapektuhan siya ng konti. Maapektuhan siya ng konti. Kasi nandiyan na yan eh. Kahit matapos ang election, feeling ko medyo matagal-tagal pang maghihilom yung mga sugat na nasaktan nila ako, nasaktan ko sila sa mga ginagawa namin, sa mga pagsuporta namin. Sobrang pasasalamat ko rin at the same time sa Viva family ko na hindi nila ako pinapabayaan. Na alam ko na matapos man ang kampanya na to, matapos man ang eleksyon na to, meron akong trabaho. Ako naniniwala na basta ikaw ay may talent at maganda naman ang pwesto, ika nga ng puso mo. At tumutulong ka rin sa kapwa mo pagka meron kang sobra-sobra dyan, lalo na hindi ka mauubusan ng pagpapalain.